Christian marriage is a relationship between a man and a woman. They vow to live faithfully no matter what happens till death do us part. Magmahalan kayong dalawa at kung nagkakagalit man, huwag kayo tutulog nang hindi magkaayos. Yun lang. Tapos, pagka nakaayos na, oh, bago gumawa ng baby. Section A siya, top 3 ng entrance exam, and then ako top 33. So, akala ko sa section B ako, pero yun, nalipat ako sa A. So, naging classmate ko siya. He's very awkward. He barely talks. And very shy talaga. Pero very smart. Sana hindi matularan ninyo ang pagsama namin ng mama mo na hanggang sa noong maliit pa kayo, hindi kami nagtalo, hindi kami nag-aaway. Sana yan ang sundan mo, anak. wala akong may umanang iba sa iyo kundi yung kapuguyan tatay mo. Higit sa lahat ay huwag silang makakatulimot sa Panginoong Diyos na lumikha. Dahil walang makatutulong sa atin ng mga problema, kundi ang Panginoong Diyos. Huwag niyong alisin sa inyong sarili ang respeto at tiwala. At higit sa lahat, walang... Tara, walang dapa. Oh,
gusto ko lang maging grateful, magpasalamat kasi sobrang grateful ko na even all these years after graduation, magkakasama tayo, pupunta ako sa kanila for no reason at all. Tapos nandun sila, hindi nila alam na dadating ako, so wala naman silang choice. They have to entertain me. Pero you've been to heaven and hell or high water, you're going to go through more, pero alam kong kaya niyan. Diba? Nandito na yon, nandito na lahat. So I'd like to initiate a salute. This is a long time coming. June 13, 2005, going now, January 28, 2023. It's an end of an era, a start of a new chapter for the married Piedads. Hindi na ako mag-wish ng happiness tsaka good times kasi they will certainly come and madali lang yan dalhin. Ang isang reminder ko siguro is yung sa pag-handle din ng isang sure na darating din sa buhay natin. Yun ay yung mga hamon na challenges. Harapin niyo ito kung ano mang ibibigay sa inyo. Gamitin niyo yung oportunidad para mas mapabuti ang inyong mga sarili. Una-una kasi kayo rin naman yung mag-benefit. Pangalawa, yung magiging supling niyo. Awa ng Diyos, pangatlo mga magulang nyo at lahat na rin ang nakapalipot na tao sa inyo. Isama nyo ang basbas ng Diyos sa kung ano mang gagawin nyo at tatahakin sa buhay. Sana everything that you will decide, lahat ng decision, always consider. Hindi lang dahil na, sabi ko nga, marriage, hindi lang isa, kundi both will benefit. Okay? And lagi ang aim or ang focus is to growth of both or each other. Thank you and congrats. Don't you know that I'll always be there, baby, I swear. Till my days on this earth are done. You're the only sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae, at sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang amang ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Maybe you wonder how, when and where I wrote this poem. Honestly, habang I pretend not to hear your question, wala pa talaga ako nasusulat ng isang salita. Not that I don't want to, but rather hindi ko alam ang isusulat ko until the end. I don't know where to start, nor how to sing praises that you deserve from all the love, patience, and understanding na binigay mo sa akin for 14 years and counting. You also always ask me why I love you. I know gusto mo lang magpalam din, but being the overanalyzer that I am and my tendency to find an answer to everything, I always wondered, what did I did to deserve someone like this? Mabait ako sa past life ko? Or sadyang the universe just gave me a lucky ticket to win you as my grand prize? Until then,
tall, dark, and smart. Yan ang mga hinahanap ko na qualities ng magiging boyfriend ko 14 years ago. Although I must admit, I can live with short and light-skinned guy naman. Pero yung deal breaker ko ay yung smart. Sinabi siguro ni Lord sa akin, o total kokota ka naman sa smart na ibibigay ko. Deal with short and maputi na lang. And true enough, kumota nga ako. Napaaga nga kasi di na ako naghanap ng iba. Sabi siguro ni Lord, ang daling kausap ng babaeng to. Apat kung sino yung binigay ko 14 years ago. Apat nag-stick na nga doon, kainaman na. You were then an awkward guy, barely talks, suplado, and yes, nerd. And then one day, August 14 of 2008, you braved the teasing of our high school classmates, found the courage to ask me if I want to sit next to you sa bus sa field trip. Medyo feeling ka rin. Pero syempre, di ba nga madali akong kausap? Tumabi ako. That's when our love story started, flourished. We dated for 3 years without label kasi strict ang parents. But October of 2011, you finally asked me, pwede bang mandigaw? And again, mabilis akong kausap. Anong sagot ko? Magpapabebe pa ba ako? Oo na agad. Perhaps that's already a testament of how serious I am to you. Maraming mga pinagdaanan, countless away, bati. Pero masasabi kong subok na't matatag. Oh yes! Kaibigan mo ako! Kaibigan mo lang ako! And I'm so stupid to make the biggest mistake of falling in love with my best friend! Tell me the truth, Leia! This is for you! Ang sabihin mo lang, gusto mo talaga, you would rather be there with Simon. Yes! Issue pa rin ba sa'yo si Simon hanggang ngayon? Yes! Ilang beses ko pa sasabihin sa'yo na walang namamagitan sa amin ni Simon. Bakit ba ayaw mo maniwala? Because he's in love with you. Eh ano kung may gusto siya sa sakin? Ano kung gusto niya ako? Wala akong gusto sa kanya. Hindi ko siya mahal, Clark. Ikaw ang mahal ko! Talaga. Tagal. Buhat nung ikaw ay natutong magmahal. Nasaktan at nabigo, lumuha at natuto na ang pag-ibig nga pala'y hindi isang laro. Akala ko ay look cool na hindi ko sinasagot yung tanong mo na hindi ko rin alam. Akala ko okay na yung sagot na yun. Yung pala, halos lahat ng lalaki ganun ang sagot. Maybe I knew the answer after all, actually. Probably it's because all of you. Kasi you love listening to me like Leonard sang sexy for Penny when he's explaining nerdy things passionately. Kasi your skin is very cool to touch. At nainis ka kasi inagaw kita ng lamig. Kasi you're an empath. A girl very, very full of emotions. Kasi you're a good singer, good dancer, good listener. Kasi you're a dreamer and always sees the future full of sunshine. Every talent, skills, outlook that I want to have that will always make me envious of you. Nung magsimula tayo, we're almost the exact opposite of each other. But I do not need to have that. Kasi palagi ka namang nasa tabi ko. And thanks to you, natuto ko ng paunti-unti maging totoong tao dahil sa'yo. I do not need to gain anything when the perfect package of a woman / cheerleader / performer / drama actress / cook can do it for both of us. I love you, Myla. You will not hear me say it outright in front of many people, but please let it be known that I love you the most. I'm always proud of what you have achieved at this point to whatever you want to be in the future. Kahit anong salita. Myla, bukal pa sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Milmar na iyong pagkamamahalin at paglingkuran habang buhay? Opo, Father. Milmar, bukas ba sa iyong loob
ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Myla na iyong pagmamahalin at paglingkuran habang buhay. Opo, Father. Sa bawat pag-idlipat, sa bawat gising mo, ay sisikapin kung kailan may di magwawakas ang ngitit ligaya ng iyong mga pukas. Saksi ngayon ating mga pamilya at kaibigan sa harap ng ating Diyos na makapangyarihan. Almost half of our lives, we spend it with each other. And I can thank God for giving you as my long-time partner, now my husband. Writing this vow, I thought wala na akong masasabi kasi halos lahat naman sinasabi ko sa'yo. Araw-araw, I express my love through words. But then I realized, a vow is not just about the flowery words you say, but more than that, it is what you are promised to do to your partner. But still, let me say my vows out loud so we can go back to this moment a year from now, 10 years, 20, or kung papalaran hanggang 100 years from now. Okay, so I vow to make you a cup of coffee to keep you fueled the entire day. I vow to cook the food that you like and the ones I force you to like. I vow to give you head massages pag nasa-stress ka na sa work and life in general. I vow to be your number one fan, your worst critic, and your ultimate reality checker. And finally, I vow to choose you in 100 lifetimes. I love you. I love you, Melmar. Let's get it on.